Isang kalokohan na naman mga sangkay ngayon ang kalat-kalat po sa international. No, pinag-uusapan na naman po sila dahil nga po sa kanilang ginawa na naman mga sangkay na hindi kaaya-aya at nakunan pa po ito ng video. Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another video. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat ng mga kababayan po natin na nanonood ngayon. Ayun nga po, itong China, nako, sikat na naman po sa international. Ito yun guys. Kumakalat po ito ngayon sa maging sa ibang mga bansa na mga balitaan, itong ginawa po ng China. Na nakunan pa po mismo ng video. Okay? Pag-usapan muna natin yan, pero bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. May git 1 million na po tayo dito sa YouTube, kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo naman po ang iyong gagawin. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all para maging bahagi ka mga sangkay sa pamilya ng mga solid sangkay dito sa YouTube, okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre follow nyo po yung ating Facebook page, huwag nyo pong kalilimutan. Ngayon ito po, isa pong ginawa na naman ng China ang sikat na sikat sa international ngayon. Ngayon, syempre, dito na po tayo manood kasi kung dito natin papanoorin yan, dito sa international, medyo mahaba-haba. So dito tayo mga sangkay, at least Pilipinong-Pilipino po yung dating. Bago ang panggigit-git na yan ng China sa Sabina Shoal, hinarang at pinanggari ng China Coast Guard ang medical evacuation para sa isang Pilipinong sundalong may sakit sa Ayungin Shoal. Nako! Tinawag yang barbaric at hindi makatao ng Philippine Coast Guard. Mm-hmm. Nagbabalik si Camille Samonte. Pasok, Camille! Kuha ang video na ito ng Philippine Coast Guard noong May 19 sa Ayungin Shoal. Ayun! Noong May 19 pa po ito mga sangkay, pero medyo late po inilabas. No? Pero ngayon mga sangkay, nakita na po ng buong mundo itong bagong kagagawan na naman ng China. Sakay ng speedboat, magsasagawa dapat sila ng medical evacuation sa isang sundalong Pinoy na nagbabantay sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Ayan mga sangkay, ito mga nakikita nyo na naka uniform na may orange. Yan po yung mga Chinese. Okay? May sakit ang naturang sundalo. Pero habang papunta sa BRP Sierra Madre para sunduin ang sundalo, bigla silang hinarang at pinalibutan ng mga rubber boat ng China. Ayun. Ito na po yun mga sangkay. Ngayon, sikat na naman po itong China at wala na po silang ilulusot dito kasi may kuha po ng video eh. Actually, may reply po dito ang China eh. Ang sabi po ng China, dapat sana nagpaalam sa amin ng mas maaga para hindi daw nila ginawa. Eh di wow, tayo patuloy ang magpapaalam sa sarili nating teritoryo. Wala na silang masabi mga sangkay kasi may actual video mismo eh. We're going to medevac some personnel. Ayan, yan po yung Pilipinong sundalo na nagsasalita. Sinasabi po nila sa mga Chinese na yan. We're going to medevac. We have a sick personnel on that boat. Naitaboy naman ng PCG ang rubber boat ng China. Second attempt. Ito, second attempt. Madigit kami. Pero may ibang Chinese vessel at speedboat pa palang nakaabang. Nakipagpatintero pa ang ating Coast Guard bago tuluyang nalusutan ng barikada ng mga Chinese vessel. Hanggang sa nakalapit ang ating speedboat sa rubber boat kung nasaan ang may sakit na Pilipinong sundalo. Ayan mga sangkay. So, kumbaga ang nangyari, nilipat lamang po para makuha itong sundalo na nasa hindi magandang sitwasyon. Para madala mga sangkay sa malapit na pagamutan. Kaya nga lang, ito pa ang sumunod na nangyari. Pero habang nililikas ang sundalo, binangga pa ng Chinese rubber boat ang speedboat ng PCG. Ayan, no? Tingnan nyo, dumikit! Dumikit! Inabot ng isa't kalahating oras bago nadala ang sundalo sa Palawan kung saan siya dinala sa ospital. Ang ginawang yan ng China, tinawag ng Philippine Coast Guard na barbaric at hindi makatao. Nangyari yan sa parehong araw kung kailan inagaw ng China ang supply ng pagkain at gamot na ihahatid dapat sa mga Pilipinong nasa BRP Sierra Madre. So ngayon, bisado mo na naman po itong China.
Pero alam niyo guys, kung mayroon lang po talaga tayong mga mas ano pa, mas matataas pa na mga di kalibreng mga pandigma o kaya mga nagbabantay diyan sa West Philippine Sea. Hindi tayo magaganyan eh. Kasi yung Japan, pinapasok din po nitong China itong pinag-aagawan nilang teritoryo doon, yung tinatawag na Senkaku Island. At ngayon, nung napansin po ng Japan, napaikot-ikot na po doon mula nung December hanggang sa ilang buwan na, mga sangga eh. Nakaraang mga linggo lang natin ibinalita yun. Ngayon, ang ginawa po ng Japan, gumamit po sila ng water cannon. Pinalayas po ito mga Chinese na nagpapaikot-ikot doon. So, kung mayroon lang po sana tayo na, kasi mayroon po tayong Philippine Coast Guard, pero kung titingnan po natin yung barko, maliit lang po talaga kumpara sa barko ng China. Pero kung mayroon tayong malaking barko ng Coast Guard, pwede natin itaboy ang mga yan eh, lalong-lalo na kung hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang sampo, kundi marami. Ito ang nangyari mga sangkay, napabayaan po natin talaga itong teritoryo natin. Simula pa po nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, no? Pagkatapos ng kanyang panunungkulan, nagulat na lamang po tayong lahat. By 1995, ayun, andun na po yung iba't ibang mga bansa. Lalong-lalo na po ang Vietnam, nakapagkubkub na. Pero during Ferdinand E. Marcos, yung era na yan, na kung saan bantay sarado pa po itong paligid ng West Philippine Sea. Next time, pag-usapan po natin yan kasi may mga kuha po tayo ng picture niyan eh. May mga nakapaskil pa po doon na bantay sarado nung panahon ni Ferdinand E. Marcos ang West Philippine Sea. It just goes to show, no, na whether it's just an ordinary resupply mission or even medical evacuation, na dapat meron na nga silang mas leniency, di ba? Or consideration dahil this is a humanitarian mission. Ay, walang ganun yung China, sir. Eh, yung China, ang iniisip nila dyan, masipsip po yung oil at gas dyan. Yan mo yung gusto nilang mangyari. And yet, they still didn't at least ease the tension, no, in hampering our operation. It just goes to show na wala talaga silang pakialam. Ayun na po yun talaga. Kasi nga, ang gusto nilang mangyari na yung lugar na yan, makubkub po nila talaga kasi gusto po nilang magsagawa ng mission dyan na masipsip po itong napakalawak na yaman dyan pagdating po sa oil and gas. Ganyan po ka, desperado yung mga Chinese. Whether it's a humanitarian mission or a blatant violation of international law. Depensa naman ng Chinese Foreign Ministry kung nag-abiso lang daw sana ng maaga ang Pilipinas. Papayagan daw nila ang medical evacuation. Mm-hmm. Pero hindi raw dapat natin ito gawing excuse para makapaghatid ng mga construction material. Ayun, mga sangkay, tayo patuloy ang magpapaalam. Magpapaalam tayo sa sarili nating teritoryo sa mga dayo sa bakuran natin. E di ang lupit din talaga nitong China. Pero mga sangga, itong statement na to, halatang wala na po silang maidepensa. Kasi dati, di ba, kapag ka mayroong anuhan, mga sangga, balyahan ng dalawang panig, mayroon po silang nirarason. May video rin kami na Pilipinas yung nang ganito. Pero this time, wala. Ang sabi na lang nila, di sana nagpaalam kayo sa amin para hindi na nangyari yan. Pero hindi yan rason para mag-deliver ng mga construction materials. Diba? Kasi ang inaano nila mga sangkay, wag daw po magdi-deliver ng construction material. Papunta po doon sa may Ayungin Shoal, doon sa may BRP Sierra Madre na warship natin na nakasadsad na po doon. Na ginagawa pong istasyon ng mga sundalo. Para umano permanente na nating okupahin ang Ayungin Shoal. Mm-hmm. Kinundi na naman ng ilang senador at kongresista ang panibagong pangaharas ng China. Mm-hmm. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, walang puso at walang pakialam ang China sa kaligtasan ng mga tao. Yun talaga, mga sangkay. Para naman kay Surigao del Norte Representative Robert E. Barbers, mas masahol pa ito sa mga illegal na pang-water cannon ng China sa ating mga barko. Hinimok niya si Pangulong Bongbong Marcos at mga kinauukulang ahensya
na maghain ng criminal complaints laban sa China sa mga international body. Para naman sa isang security... Ang problema natin dyan, mga sangka, hindi naman nakikinig itong gobyerno ng China, eh, di ba? Kasi nga ginagamitan po nila ng... Parang ano sila eh, parang North Korea and Russia. Same, mag-isip po itong tatlong to, mga sangkay. Wala po silang pakialam sa international law. The analyst, posibleng maging ugat ang insidente ito ng mas malalang sitwasyon sa West Philippine Sea. Alam nyo na, yung malalang sitwasyon ang tinutukoy dyan ay digmaan. Okay? Digmaan po yan. Wala na pong iba dyan. As long as the China party and of course yung Philippine government will have different narratives, different strategies, patuloy talaga itong aggression in the West Philippine Sea. At ang question doon is how far the U.S. will support us if in case there is the invocation of the mutual defense treaty. Isa lang naman ang ano dyan, mga sangkay. Kapag nangyari po na mayroon pong, alam nyo na, nilaglag na Pinoy itong China o pinatumba, doon mangyayari itong tinatawag na Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. At kapag nangyari na po yun, asahan na po natin, World War 3, magsisimula po yan. Kasi kampihan na po yan ng mga bansa eh. Sino ba yung mga kakampi ng Amerika dito? Taiwan, Japan, India, South Korea at iba pang mga bansa. Sinong kakampi ng China? North Korea. So talagang masalimuot itong mga sangkay. And I'm hoping, praying na hindi po talaga ito mangyari, mga sangkay. Pero, well, kung pagbabasihan po natin ang Biblia, eh nakasulat naman po talaga doon. Rumors of wars, di ba? In Matthew chapter 24, maliwanag na maliwanag yung sinasabi po doon ayon sa propesya ng Biblia na mangyayari talaga yung mga ganitong klaseng events na magkakaroon po ng mga sigalot ang mga bansa na hahantong sa digmaan. No? Kaya, yun po ay katuparan ng propesya, mga sangkay. Pero, let's just pray na ingatan po ang Pilipinas ng ating Panginoon. Kasi ang Pilipinas naman, marami pong mga Kristiyano dito. No? At naway gabayan ang ating bansa. Nagbabalita. Okay, so ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa panibagong kumakalat na naman nakalukuhan po ng China? I-comment nyo po sa ibaba. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay, ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.